Hello everyone and hello travelers. So this is Aiza from Travel with Me Aiza, and in this video ang pag-uusapan naman natin kung magkano ba yung ginastos namin ni Gia nung pumunta kami sa Japan nung April. So for those of you who are not yet subscribed, please subscribe to my channel and like some of the videos and also this video. Now, kung hindi nyo pa napapanood yung mga former vlogs ko, nakita nyo doon na pumunta kami ng Japan ni Gia nung April for an 8-day Osaka trip with a 1-day side trip in Kyoto. So, madami kasi talagang akong kilala na Japan talaga is one of their dream countries to go to. Pero parang hindi nila pinupuntahan kasi nai-intimidate sila. Kasi merong konting chismis, no, or notion na si Japan is medyo an expensive country. So tingnan natin kung expensive ba talaga siya. Disclaimer lang, itong travel namin ni Gian is not a budget travel. So we went to Japan knowing that we had money to spend. Sinabi rin namin na hindi namin masyadong titipirin itong tour na to kasi matagal na naman kaming hindi nakakapag-travel. Siyempre, 3 years na nga. So, may budget kami. Okay? So, baka kasi magulat kayo kung magkano yung ginastos na amin. Pero yun nga, going back, hindi namin talaga tinipid. So, meron akong iba't ibang category na ginawa. Number 1, magkano yung flight. Number 2, magkano yung aming accommodation. Number 3, gumawa ako ng category na Klook category. So, for those of you na hindi maalam, Klook is an app that normally travelers use. So, pag doon ka kasi nagbubook, medyo mas mura. And of course, mas convenient. Kasi pwede mo siyang bayaran in peso rather than bayaran mo siya doon sa country, doon sa currency ng country na pupuntahan mo. Next is transpo. Then, of course, yung food. Then, gumawa rin ako ng category na USJ or yung Universal Studios Japan na merchandise. Kasi, of course, we all know na ang theme park merchandise is medyo more expensive talaga. And then, gumawa rin ako ng shopping na category. Next is yung attraction tickets and / experiences. So, yun yung mga categories na ginawa ko. So, first and foremost, yung flight namin, we took Cebu Pacific flight going to Osaka. It was a 4-hour flight. And ang total na ginastos namin, this is per person, ang di-discuss ko is per person, is 11,000 pesos per person. Sa totoo lang, medyo mahal ito kasi yung totoong nakuha kasi namin yung flight namin na seat sale. So, ang totoong base fare namin going to Osaka was only parang 5,200. Round trip na yon, ganun siya kamura. So, syempre, nagdagdag kami ng 20 kilos na luggage papunta at saka pabalik, which already cost parang 1,100, if I'm not mistaken, parang 1,069 per way, no? So, dun pa lang nadagdagan na ng 2,000, almost 2,200 pesos yung flight namin. And then, we also booked for a premium seat. That's the reason kung makikita nyo dun sa mga previous video ko, nandun kami sa row 1. So, first row kami. So, we did that kasi mura lang ang premium seat sa totoo lang ng Cebu Pacific. Parang, if I'm not mistaken, kung maaga mong binok, parang 650 lang or 680 lang, nandun ka na sa harapan. So, kaya lang namin ginawa yun. So, that because it's a 4-hour trip, para nakastretch yung legs namin. Tsaka, syempre, para nasa harapan ka, una kang magbo-board, the same time, malapit ka sa CR. Then, kasama na rin dito sa 11,000 na to, yung binayaran namin na travel tax na 1,620. Kasi pwede kang magbayad sa Cebu Pacific app nun. And then, nagdagdag din kami ng in-flight food, no? So, papunta at pabalik, umorder kami. Kaya siya umabot ng 11. Mag-abang-abang lang kayo ng seat sale para hindi ganun kamahal. So, andito yung rabbit ko. Hi, Cindy. Magpapahay lang ako kayo sa rabbit ko. Come here. Here is Cindy. Nandito kasi siya sa room ko ngayon, natutulog. Nag-aircon. Ayan. So, ayaw magpahawa. Okay. Yun yung first category. The second category is our accommodation. Now, ito talaga, sobrang sinerte kami dito. Yung accommodation, so again, yung ang flight namin was April. Pero, if I'm not mistaken, December pa lang, nag-book na ako ng accommodation gamit yung Agoda. Now,
you have an option kung hindi kayo nag-aagoda or hindi kayo nagbubuking. Pwede rin kayong pumunta sa trivago.com. Kaya maganda sa trivago.com, it compares the prices of yung mga kilalang booking sites. So, pag pumunta kayo sa trivago.com, pwede nyo ilagay Osaka Namba. Tapos, maghahanap siya. Kumari, merong isang hotel doon. Ang gagawin niya, itong hotel na to, ang gustuhan mo, papakita niyo kung ano yung mga current prices ng Agoda, ng booking, ng hotel, ng trip, ng Rakuten, gano'n ang gagawin niya. Tapos, syempre, kung ano yung pinakamura, yun yung pipindutin niyo. So, yung sa akin, so, swerte nga ako kasi sa trivago.com kami pumunta, tapos nakakita kami ng hotel that which was just 2 minutes away from Dotonbori. So it was the next street. Ang pangalan ng hotel namin was Business Inn Senichimae o Senichimae, yan. It's a small business hotel, 15 square meters lang po yung room, kasya na po ang dalawang tao, pwedeng dalawang single bed or isang double bed. Meron siyang maliit na CR. Pero ang maganda sa kanya, yung aming hotel ay merong bathtub. Kaya sobrang sinulit namin yon kasi every time na naglalakad kami, every time na sumasakit yung katawan namin, nagbabathtub lang kami na mainit para medyo mapawi ang muscle aches namin. So yung accommodation namin, ang haba nung patutsado ko, yung accommodation namin, nakuha lang namin siya at 14,000 pesos for 7 nights na. So, parang lumalabas 2,000 pesos per night siya. Dalawa kami. So, parang, so, ang lumalabas parang 7,000 pesos lang for the whole trip yung ginastos namin. Parang 1,000 a night, di ba? Kasi 2,000 a night siya for 7 nights. So, doon. So, minerte kami doon. And maganda naman yung hotel kahit na luma na siya. It was well kept. It was very clean. It was ample enough. You know, enough lang siya para meron kang konting space for your luggage. Di ba? Tapos, para makalakad ka ng kaunti, meron naman siyang table, meron siyang TV, meron siyang wifi, meron naman siyang mga toiletries. Pero ang pinakamaganda doon talaga yung bathtub. No? Tapos, hindi nga siya ganun kalaki, pero pwede na rin. Ayan. No, Cindy. Ayan. Next is Klook. Ayan. Ano naman yung mga pinaggamitan ko ng Klook? Ang ginastos ko naman sa Klook, this is in peso na per person, is 13,973 pesos and 50 centavos. So, ano-ano tong 13,000 pesos na to? Nakasama na dito yung aming one-day Kyoto tour, 4,311 per person yung Kyoto tour na yon. Nagbayad din kami sa Klook ng Team Labs entrance. That was 1,374 sa aming dalawa na. And then, 10,152 pesos for the USJ entrance. And also, 7,398 pesos para sa Express Pass 7. Ayan. At saka 400 pesos sa aming dalawa ulit for Osaka. So, pag tinotal mo yon, that's around 27,000 pesos sa Klook. Divided by 2 sa aming igiyan. Kaya naging 13,973.50. Now, next is yung transpo. Yung transpo namin igiyan, again, this is per person, 8,139.73. Now, disclaimer lang. So, sinulat ko nga yung ginastos namin. Nakakatawa kasi parang ang lumalabas, 1,148 pesos lang yung ginastos namin sa mga train. Sa sobrang daming beses namin nag-taxi, sa sobrang kapaguran namin, umabot kami ng 6,991 sa aming mga taxi. Now, yun nga sinasabi ko, ang disclaimer ko dito, going into Japan, talagang isa sa mga pinaglaanan namin ng budget ni Gian is money for taxi. Sobrang mahal ng taxi sa Japan, literally. As in, like, times 4, siguro, or times 5 ng taxi dito sa Pilipinas. Pero, some of the taxi, pero kasi nga, since 4 talaga kaming pumunta, we had 2 friends who were with us, medyo malakas yung loob namin mag-taxi. Kasi nga, divided into 4 yung magiging bill namin sa taxi. Kaya nga, umabot kami ng 6,900 per person sa 8 days namin. Kasi ang daming beses talaga namin nag-taxi, parang 14 times kaming nag-taxi. But then of course, madaming times din naman kaming nag-train. Pero yung all in all, since medyo mas mura yung train, 1,100 lang yung ginastos namin. So yun.
Kasama na rin dun yung pagbili namin ng Ikoka card. So, next is yung food. Of course, ito talaga ang pinakamahal na nagastos namin. But then, of course, Japan is one of the best cuisines in the world. So, para sa akin, kung pupunta ka sa Japan, siguro baka ito yung dapat na hindi mo titipirin, no? So, our food per person, umabot kami ng 19,337. Ano ba yan, Cindy? Kitang-kita ka na dyan. Oh, sige, isama na kita. Para kita ka sa vlog. Ayan. Nagpapa-cute. Okay. So, ayan. So, going back, 19,337 yung ginastos namin for the food. Pero kapag kinumpute mo naman to, kung yung 19,000 divided by 8 days, divided by 3 meals a day, parang pumapatak na nasa parang mga 700 plus lang naman yung food namin per meal. No? So, of course, we all know na mas mahal naman talaga sa Japan. Dito nga sa Pilipinas, pag kumain ka sa restaurant, nasa 500, 600 pesos na. Next is USJ merch. Umabot kami ng tig for 5,555.50 sa USJ merch. So, of course, for most of you here who are my subscribers and also my real-life friends, you guys know that kami ni Gian are toy collectors. So, talaga nung pumunta kami sa USJ, talagang no holds barred kami. Bumili talaga kami ng mga merchandise. Kasama na dyan yung Yoshi na hat, Toad na hat, ba? Diba? Meron kaming suot ni Gia nun. And then, kasama na rin yung popcorn bucket na Mario. Kasama na rin yung drinks namin na si Toad, tsaka yung power up na drinks. Kasama na rin po dun yung wand na binili ko. So, $2,500 kasi ang isang wand ng Harry Potter. So, talagang isa sa reason bakit din talaga ako pumunta sa Harry Potter, ay sa Universal Studios, is really to go to and buy a wand, no? Kasi nga, nagko-collect talaga ako ng Harry Potter merchandise. So, medyo napamahal tayo doon, no? So, kung kayo naman ay hindi ganun ka-fan ni Mario, kasi si Gian is a fan of Mario, ako naman fan ako ng Harry Potter, hindi naman kailangan bumili ng mga pagkain, popcorn bucket, yung mga drinks, yung mga mugs, yung mga merchandise. Next is shopping, no? So, ang shopping namin, sa Don Quixote, twice kami nag-Don Quixote, ang ginastos namin per person is 5,553.50 sa Don Quixote. Kasama na dito yung para sa amin, yung mga pagkain sa bahay, pasalubong sa mga kaibigan, kapamilya. Bumili kami ng mga yung mga salompas nila, mas bumili kami ng mga face mask, bumili kami ng chocolates, ng ramen. So, iba-iba, madami kami binili. So, hindi naman siya ganun kamahal technically kasi mura talaga sa Don Quixote. And at the same time, yun nga, pasalubong namin sa mga pamilya namin. Nag-shopping din kami sa Denden ng mga toys at saka ng Daiso, sa Daiso. So, 2,893.37 ang ginastos namin doon. Sige, tataas ko na. Para, yan. Bye, Cindy! Kita pa rin siya. Ayan, then, and meron lang kaming na mga thrift shop na mga damit. Tigse 700 pesos lang yon or mga 800 pesos. Next is stuffed toy. Bumili rin ako ng stuffed toy kasi mahilig ako sa stuffed toy. Maliit lang siya. Bumili ako ng maliit na seal na stuffed toy from the Osaka Aquarium. Yan. Tapos, bumili rin ako ng fox na stuffed toy sa Rashiyama Bamboo kasi for good luck. So, 549 pesos lang naman siya. Tapos, attraction tickets. So, gumastos kami ng all-in-all ng 4,674 pesos, no? Para sa mga attraction. So, ano-ano yung mga attraction slash experiences na nakalagay dito? Number one, yung ticket sa Glion Museum. Yung Glion Museum, yun nga yung vintage cars, 1,200 per person yun. Tempo San Ferris Wheel, one ride is equivalent to 800 yen. Yung sa Osaka Aquarium, 2,700 yen ang entrance per person. Nilagay ko na rin dito sa entrance slash experience yung aming whole experience dun sa maid cafe. Yung maid cafe kasi, normally, nangyayari dyan, meron siyang entrance fee. In this case, yung pinuntahan naming maid cafe is 880 pesos per person for you to enter and then o-order ka ng package. No, tapos yung package na yon kasama na dun yung isang picture kasama nung maid, isang drink, isang food or dessert,
Tapos meron kang yung ear, yung rabbit ears o yung panda ears na suot-suot namin nun. So 8,200 yen. Yun, I mean, kaming dalawa na. Tapos, of course, nag-arcade din kami. Maliit lang naman yun, 500 pesos. Yung rifle game sa Shinsekai, 1,500. Tapos, yung entrance para umakyat sa Shinsekai, 1,200. At saka yung bayad dun sa Koji Kinutani Temple is also 2,000 pesos sa aming dalawa na. So, again, ulitin ko ah. So, yung flight ko, 11,000. Accommodation is 7,000. Again, this is per person na. Cloak, 13,973. Transpo is 8,139. Food is 19,337. USJ merchandise is 5,555. Don Quixote shopping is 5,553. Then, Dentown and Daiso shopping is 2,893. Yung shopping ng damit, maliit lang to, 700 pesos. Stuff toy, 549 pesos. And then, yung attraction slash experiences slash entrance fee to tourist attractions is 4,674 with a whopping total of 79,376 pesos per person for 8 days. So, parang ang lumalabas, ang ginastos namin all in all, parang pag-isipin mo na na maglaan ka talaga ng 10,000 pesos a day. Pero again, yung 10,000 pesos a day na yon, that is no holds barred, no? Walang budget. So, ano yung mga tips ko para naman makapunta kayo sa Japan nang hindi ganun kamahal. Para sa akin, kung budget travel kayo, ang pinaka makakatipid kayo is of course the flight. Mag-abang-abang kayo ng seat sale. So, kung meron kayong preferred airline, follow nyo yung mga Facebook page nila so that kapag mag-a-announce sila na magkaka-seat sale, mag-abang kayo. Preferably, mag-abang kayo ng mga 12 o'clock and ang gamitin nyo is a desktop, wag ang cellphone. Next is, yung sa accommodation, yun nga ang suggestion ko, use trivago.com para at least makamura kayo. Next is, of course, utilize Klook. Kasi pag tinignan nyo, mas mura talaga yung gagastos niyo pag Klook yung ginamit nyo. Ang pinaka maganda talaga na advice is kapag medyo hindi pa kaya ng budget nyo, hindi nyo naman kailangan pumunta sa Japan ng ganun kahaba. So, hindi nyo naman po kailangan gayahin yung sa amin na 8 days kami. So, ako, sa totoo lang, I've already been to Japan before. Yung first time na nag-Japan ako, 5 days lang. Though, syempre, medyo bitin siya. Pero yun lang yung kaya ng budget ko nun eh. So, okay na din. So, ako siguro minimum at least mag 4 days kayo. Preferably 5. Next, ayan. So, katulad nga sa amin, ang pinakamahal na naging gastos namin was the food. So, now, ayoko namang sabihin na dapat tipirin nyo yung food kasi sayang naman yung experience na makakain kayo ng masarap sa Japan. What you can do is that yung breakfast at saka lunch nyo, kumain lang kayo sa mga convenience stores kasi ang sarap talaga lang pagkain sa Japan sa mga konbini. Or pwede rin palang gawin nyo, instead na bumili kayo sa konbini ng pagkain, pwede kayong sa grocery bumili ng pagkain. Pag kumain kayo at bumili kayo ng pagkain sa grocery sa gabi, kung kailan magsasara na sila, normally naka 20, 30, meron pang ang food na 50% off kasi yun yung itatapon nila. So, yun yung talagang pinakamura at masarap pa rin yung mga food na yun. And then, dun sa dalawang meals nyo, pwede nyong tipirin, pero siguro gawin nyo, may isa kayong meal na talagang pupunta kayo sa restaurant na gusto nyong kainan na totoong restaurant talaga siya, kumbaga. Para naman ma-experience nyo pa rin yung Japan, di ba? Next naman is, what you can do is, the best way talaga para makatipid ka sa Japan is to really have a well-researched itinerary. So, madami naman sa Japan na mga attraction na libre ang entrance. So, hindi nyo kailangan magbayad. So, kung talagang gusto nyo lang pumunta dun, pumunta lang kayo dun. Hindi nyo kailangan magbayad. So, iwasan nyo yung mga, for example, sa amin, ang pinakamahal na napuntahan namin would be the Osaka Aquarium. Kasi 2,700 yen yung kanyang entrance. So, siguro kung nagtitipid kayo, pwedeng hindi nyo napuntahan yun. Ang puntahan nyo na lang yung Osaka kasi libre yon. May bayad lang siya kung gusto mo umakyat sa taas. So, yon. If you guys would love to go to Japan, you know, ang lagi ko sinasabi, ang pera pwede nating kitain. Magtrabaho lang tayo ng maigi, magbanat lang tayo ng buto,
pwede natin kitain yan. Pero yung experience makapag-travel ka, yun yung bagay na hindi mo kayang bayaran eh. Sabi ko nga eh, kung hindi pa tayo magta-travel ngayon, darating ang panahon, baka in 10 years, masakit na yung mga tuhod natin, mga likod natin, hindi na tayo makapaglakad. You know, we really work hard. So, might as well enjoy life, di ba? So, yan lang yun sa akin. It's really just a balance of everything. Hindi naman pwedeng travel ka ng travel monthly to the point na nagkakautang ka na. Pero hindi naman pwedeng trabaho tayo ng trabaho na we forget to live a life. So, yun. I hope na nakatulong tong video na to. Comment down below kung kayo ay nakapunta na sa Japan, magkano yung ginastos nyo at ilang araw para makita rin, magkaroon din ng idea yung ating mga subscribers kung magkano yung ginastos nyo, especially doon sa mga nagpa-plan pumunta sa Japan. Ngayon lang, bye-bye and safe travels! Bye-bye from me and Cindy! Tulog na siya! Bye-bye!